Ba't mo ako binangga? Ha? Sandali. Ikaw bumangga sa akin kanina. Ah, wala. Hindi lahat ng tao yuyukot sa inyo mayayaman. Nahanap na namin kung sino siya, Calvin. Makikita niya kung sinong binangga niya. Ano? Dapa! Yeah.
Namin alam kasi, nakarin kami ng putukan, nakarin kami ng hihiyawan, kalalabas lang ng bahay namin. Hindi namin alam kung ano nangyayari. Tumawad na po ang mga polis! Ano ko ba? Sabi! Ikorto niyo ito! Anak! Ang apo ko! Panginoon, parang awa niyo na po na wala na po ako ng asawa. Nawala na po si Bernice. Huwag niyo pong pababayaan ang anak kong si Elias at si Andrea. Kumusta ho si Elias?
aga, buhay pa rin sila ni Andrea. Pero si Bernice, wala na siya. First bullet out. Second bullet out. No damage noted. One cardiac issue. Dito na yung bala. Okay pa naman po, Doc. 2, 3. Ay. Teka. Yeah, pababa yung heart rate natin. Code. Call code. Inform po yung ano, relative. Ready nga pinapin daw. Sige. Inject, inject mo na. Sige nga, baby. Wag naman. Anong time? Time of death, 4:30 a.m. Magandang umaga, senyor. Napalaga? Ha? Hindi, sir. Lahat ng gusto mo, gagawin namin. Andito kami para paligayahin ka. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto kong sagot. Ha? Sir Calvin! Andito na ang papa mo. Dumating na si Senyor Magallanes. Calvin! Pa. Ah.
Alam ko yung ginawa siya kagabi. Adik ka na ba talaga sa kataratatuhan? Ano problema doon, Papa? Gumanti lang ako. Ginasgasan yung auto ko ng gunggong na yon. Ginasgasan ang auto mo. Putok na sa balita. Yung massacre. Iniimbestigahan na ng mga pulis. Do you realize kung gaano kalaking kalat ito? Ikaw ang gunggong! Brad, okay lang sila. Kaya kailangan magpagaling ka, ha? Kailangan magpalakas ka. Kailangan mabuhay ka. Kasi kailangan ka nila, eh. Sinungaling ka kay Elias. Hindi mo ba gusto mo mabuhay ni Elias pag nalaman niyang wala na yung mag-ina niya? Mukha na wala na sa atin si Andrea at si Bernice. Hindi pwedeng pati si Elias mawala rin. Matagal na tayo nakikinabang sa isa't isa. Pinoproteksyonan niyo ang mga operasyon namin. Pinoprotektahan namin kayo. At ngayon, Senador Kananan, dahil sa amin. Anong gusto mong gawin ko? Ayoko madamay si Calvin sa gulo sa panangga. Nakatutok ang media sa kasong to. Masyado na rin sensationalized ang massacre. Hindi madali itong pinagagawa mo. Paano na lang kung kami ang sumabit dyan? Bayaran nyo ang dapat bayaran kung kulang pa sabihin nyo lang. Kung hindi makuha sa pera, patatahin. Basically po, ganito. Ito yung puso niya. Nakapatong lang yung balas. Yan. He's extremely
lucky to be alive. Importante naman po ngayon, bantayin natin po siya for the foreseeable future. Okay, salamat po. No problem po. Let us know if there are any problems. Salamat. Okay, thank you. Oh, narinig mo sabi ng doktor. Magpalakas ka daw, ha? Kailangan mo magpahinga. Ay, malakas na ako. Pwede ko na ba makita yung mag-ina ko? Gusto ko na po silang makita eh. Gusto ko silang mayakap. Masano ba sila, Nay? Gusto ko ba makita yung mag-ina ko? Gusto ko na po silang makita eh. Gusto ko silang mayakap. Masano ba sila, Nay? Brad, paano gagawin natin? Siguro, tinintamang panahon para sabihin natin kay Elias na wala na yung pamilya niya. Nay, ano, bakit ba di kayo sumasagot? Bakit ka umiiyak? Nay! Nay, bakit ka umiiyak? Tol! Brother, nasan sila? Sabihin niyo sa akin, bakit ba ayaw ko sagutin? Nasaan yung mag-ina ko? Tol, nasaan? Sabihin mo sa akin! Ano? Sorry na nagsinungaling kami sa'yo, pero... Ano? Ano? Brother, ano? Ano? Nasaan sila? Nasaan yung asawa at anak ko? Nasaan? Nasaan? Bakit ayaw ko sagutin? Bakit ayaw ko sila? Nasaan sila? Nasaan ang asawa ko? Anak ko? Nasaan? Hindi tayo tutulungan ng asawa ko. So anong gagawin natin? Siya, may plano na ako kung paano natin pagtatakpan si Calvin. Yan naman ang gusto ko sa'yo eh. Kaya tiwala ako sa diskarte mo. Nagplano na ako. Eh, naman ang plano mo sa atin dalawa. Kailan mo naman ang iiwan si Alfonso? Hindi ko pa pwedeng iwanan ng asawa ko. Kailangan ko pa siya. Ugh!
Elias, no? Sana mahanap na yung kumatay sa kanila. Si tatay naman nahahawak ng kaso niya. May tiwala naman ako sa kanya na aasikasuhin niya. Gandang gabi, ho. Hi, Pa. Hi, Ma. Gandang gabi po. Ma'am, sir. Hinatid ko lang po si Joanne. May regalo po ako para sa inyo. Wakoy, may kading ko. Sige lang, may boy choy. Pa, Ma, mabuting tao po si Paeng. Mahal ko po siya. Joanne, ilang beses ba naming uulitin sa'yo? Ilan ang kotse? Ilan ang negosyo? Bubuhayin ka ba niyan? He's not good enough to marry you. Hey, Boy Choy. Pasensya na. Maunan na lang ako. Para sa kanila to. Pasensya na po. Magandang gabi po. Si Bernice, hindi ko naisip na mangyayari sa iyo ganito. Pakiramay, punta ko muna ng nanay mo. Nakikiramay din ako, ah. Ay, sandali lang. Oh! Doon pali ko. Bawal lumo na interview. Bawal lang. Hold lang kayo dyan. Hold lang. Ay, tigas ng ulo. Hold lang. Bawal! Oh. Bawal. Oo nga ho, alam ko, mukha tayong artista.
Pero hindi ito shooting. Kaya relax ka lang. Oo, alam ko. Kaya isilang ko kayo, Okay. Nga, hoy. Boss, bawal yan. Ay, ako na ho muna ang sasagot sa mga tanong nyo. Isa-isahin natin. Ano ba yung mga questions nyo? Sandali lang po, Kapitana. Pag-set up lang po kami. Ay, sige po. Dito po. Dali po. Dito po. Tensura ko. Hagad ba? Lagi ka maganda, Kapitana. Ayusin natin yung buhok mo, oh. Oo nga, Kapitana. Sa makatuwid nga, ang ganda ng wow kata. Kap! Hindi ba pinag-usapan na natin to? Walang makakapasok na media dito. Ah, pinausap ko mga yan. Pinakiusapan ko pa kaya lang. Pumunta pa rin. Pakiusap lang. Bigyan nyo naman ang katahimikan ng pamilya ko. Init ng ulo mo? Oo nga. Eh, hayaan mo na. Baka hindi nakapagpareban kasi yan si Aling Alma. Eh, basta maganda ka, Kapitana. Ayos na yun. Pahinga ka kasi. Sige. Kakapin muna ako. Sige. Elias. Sama ba akong tao, Paing? Hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit sa akin nangyari to? Bakit kailangan mangyari sa pamilya ko nito? Sa asawa ko. Sa anak ko. Pati ang anak ko na wala pang kamuwang-muwang na nasa sinapupunan pa lang ng asawa ko, kinuha nila. Pasensya na talaga, Elias, ha? Pinagsisisihan ko talaga na wala ako doon para mailigtas kong pamilya mo. Pasensya ka na. Wala akong kasalanan sa akin, brother. Yung dapat malagot dito, yung mga taong pumatay sa pamilya ko. Maniwala ka sa akin. Ginagawa namin yung lahat para mahuli ang mga kriminal yan. At ang tatay ko mismo humahawak sa kaso. Elias, pangako ko sa'yo, hahanapin ko ang mga kriminal na pumatay sa pamilya mo. Maniwala ka sa akin. Amin kayo din! Sikanta na kasi kayo! Gawin nyo na yung gusto namin! Aakuin nyo lang naman yung palangga, masakir eh! Hindi ka rin malamang kita! Nagpaharap na si Amin! Mga kriminal naman kayo. Ano bang mahirap doon sa pinapagawa ko? Ha? Ano mahirap? Pag-ibig kami. Hindi namin naapoy yung mga kasalanan. Hindi naman namin po ginagawa din eh. Wala naman po kami ka lang din eh. Wala po kami kasalanan! Ako ganyan, may pabindan po kami. Ako, hindi na! Andes. Koryentehin nyo na yung mga yan. Yes!
dyan! Sir! Kapag nalusaw ang utak ng mga yan, bumigay sila sa gusto ko. Pisaan niya na! Naikiramay kami, Elias. Hindi na iba ang tingin namin sa'yo. Isa pa, parehas tayo tubong Cebu. Pamilya na ang turing namin sa'yo. Elias, nahuli na namin ang mga suspect na pumatay sa pamilya mo. Nahuli na namin ang mga suspect na pumatay sa pamilya mo. Handa ka na ba harapin sila? Mendoza, Cruz. Yes, sir. Pasok niyo na. Ano sabi mo? Eh, nag-match yung gunpowder sa crime scene sa kanila. Isa pa, umami na sila. Nag-match yung statement nila sa mga ebidensya. Alam ko dahil nandun ako. Kaya alam kong hindi sila yon. Nagkamali kayong lahat! Yes, kumalma ka. Ha? Kumalma ka. Ha? Kumalma. Ang sabi mo sa akin, nakakatakip ang mamukha nila. Paano mo manasasabi na hindi sila yon? Lahat ng ebidensya nagkoconnect sa kanila. Anak, sigurado ka bang hindi sila yun? Nay, nakita ko mukha ng isa sa kanila. Kaya sigurado ko hindi sila yun, nagkakamali kayo lahat! Elias. Alam kong emosyonal ka. Pero bakit hindi mo sila tignan ulit? Pakinggan mo ang boses nila. Kung ayaw niyo maniwala sa akin, bahala akin sa buhay niyo! Elias! Anak! Alikan, ma. Ayahan nyo na ako sila mag-usap. Lalaki sa lalaki. I'm sure, my son will talk some sense into your son. Sige na ako. Maupo na. Maupo na muna ako kayo. Kami nang bahala. Ipasok nyo na sila. Ikulo nyo na. Maupo muna ako kayo. Antayin nyo lang sila dito. Yes! Elias! Bakit mo naman tinalikuran ng ganyan ang tatay ko? Ha? Elias, nandito lang kami para matulungan ka. Kung sino talaga akong tulungan, makinig kayo sa akin. Hindi silang pumatay sa pamilya ko. Elias, malakas ang ebidensya na sila mismo ang pumatay sa pamilya mo. Makinig ka sa amin. May nakaaway ako. Nung gabi, bago pinatay ang pamilya ko, may nakaaway ako sa Binondo. At malakas ang kutob ko na siya nasa likod sa pagpatay sa pamilya ko. Elias, hindi naman pwede kutob mong basayan sa isang investigasyon. Alam mo yan, Paing, brother! Magkaibigan tayo. Pwede ba pakinggan mo lang ako, pagbigyan mo lang ako? Mali ang investigasyon ng tatay mo. Bigyan mo yung CCTV sa Binondo at hanapin mo yung taong nagbanta sa buhay ko.
ito na yung CCTV dun sa Binondo. Salamat. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Gumagawa ka ng sarili mong investigasyon, hindi kaya magalit si Chief sa'yo. Ronald, pwede ba sa atin mga itong dalawa? Walang makakalam, ha? Bakit? May tuda ka ba sa ginagawang investigasyon ni Chief kaya ginagawa mo ito? Hindi ko alam. Pero pare, matuwid at magaling na pulis si Chief kaya imposibleng magkamali siya. Sige na. Balik ka na dun. Sige pre, akit na ako. Salamat. Naareglo ko na ang lahat. Kahit si Mayor Alfonso, napaniwala ko na sa investigasyon ko. Alam mo, Chief, hindi ako nagkamali ng pagpili sa'yo eh. As we speak, tinatransfer na ngayon sa bank account mo ang regalo mo galing kay Edgardo Magallanes. 50 million pesos. Salamat, Senador. Pero alam mo naman na hindi lang pera ang habol ko. At alam mo kung anong gusto ko. Oh, huwag ka mag-alala. Alam mo, bayani-bayani ka ngayon sa bayanan, alam mo ba yun? Dahil sa pagkakasolbo sa Palanga massacre. And to think, bukas na bukas, hintay mo ang tawag ng presidente, gagawin kang general. Palagay mo. Well, huwag muna kayong mag-celebrate. Nakarating sa akin na gumagawa rin ng sariling investigation ng anak mo, Chief. Si Officer Rafael Policarpio. Ito yung araw at oras na sinabi ni Elias. Paano na lang kapag nalaman niya tungkol sa atin? Baka dapat siguro, ngayon pa lang, pinidisiplina mo na siya. Hindi ko malalaman yung ginagawa mo investigasyon! O wala ka lang tiwala sa akin! O tingin mo, mas magaling ka na sa akin, ha? Tay, gusto ko lang pong bigyan ng pagkakataon si Elias. Gusto ko siyang paniwalaan na baka yung nakaaway niya sa Binondo sila ang pumatay sa pamilya niya. Yan na yun! May napala ka ba? May pinuntahan ba yung investigasyon ginawa mo? Meron! Ano meron? Wala namang away. Hindi ko rin nakitang dumaan si Elias. Wala, Tay. Wala akong nakitang insidenteng road rage. At wala po si Elias sa kalsada nung gabing yun. Of course! Magulo ang pag-iisip ng kaibigan mo. At ikaw naman, ha? Bilang pulis! Dapat nag-iisip ka! Sa susunod na pababibo ka, magtatanong ka muna sa akin! Marami ka pagkakainin bigas! Anak lang kita, Paeng! Naintindihan mo? Do you understand? Yes, sir. Sabi ng source ko, tinitingnan daw ng anak mo ang mga CCTV sa Binondo. Hindi niya dapat malaman ang tukot kay Calvin.
Anong gagawin natin? Huwag kayo mag-alala. I'll make sure na matatamper yung files. At hindi nila malalaman ang totoo. Siguruhin mo lang na huwag tayong sumabit dito. Mahirap kalaban ang Golden Scorpion. Tingnan. Pasensyahan tayo, anak. Pero hindi ako papayag na ikaw ang sumira sa ambisyon ko. Kaya ako na mismo nakilap sa mga ebidensya kinuha mo. Hindi na rin siya sumasagot sa mga tawag ko. Si Elias. Nagbebenta kami ng droga. Tapos, nagbebenta kami ng mga magagandang babae. Pero, tinitikman ko. Sino to? Elias Guerrero. Matagal kitang hinanap. Alam ko kung ano nangyari sa pamilya mo at kung sino sumira sa buhay mo.